Hello guys, welcome back to another vlog. So, I think I need to make this vlog kasi madaming nagtatanong sa akin about traveling as an unvaccinated. So, ano-ano nga ba yung mga hinanap sa akin sa airport sa Pilipinas at dito sa Japan. So, nag-travel kami last April 14 from Kansai Airport to Manila. So, ang kinailangan ko lang pong kunin is negative antigen test. Dito po yun sa Japan, so nagpa-test po ako doon sa Kinoshita group, which cost me around mga 1.9 or 2.5, I think. 1.9 yata kapag antigen test. Kapag PCR test naman, 2,500 yen. So mura lang po siya. Pero ang kakailanganin mo po kapag unvaccinated ka is negative antigen test. So valid siya within 24 hours. So ang flight ko po is 8:30 PM from Kansai to Manila. So, nagpa-antigen po ako para safe ng mga around 12:30. So, nakakuha po ako ng slot ng mga 1:30 ata. Pero, inagahan kong pumunta at pinayagan naman ako kasi in-explain ko na kailangan ko nang mag-travel kinagabihan. Kaya, ayun, pinayagan akong mag-pa-antigen test mga 12:30 PM. I'm sorry po, nakamask ako kasi pagkagaling ko ng Pilipinas, nahawa ko ng ubo ng anak ko. And I'm not feeling well. May lagnat pa nga ako. Pero since madaming nagtatanong about dun sa requirements ng unvaccinated, yun lang po, antigen test lang yung hinanap sa akin. Tapos, wala na po siyang mga quarantine. Basta, mag-provide ka lang ng ano, ng e-travel na QR code. So, yung sa akin, unvaccinated, kulay red po siya. Tapos, kasama ko yung anak ko. Siyempre, unvaccinated din siya. Pero, 5 years old. Green po yung kanya. So, kapag green ka na po, wala na pong hahanapin nata sa'yo. Pero, kapag red, yun yung hahanapin nila yung negative antigen test mo na valid within 24 hours. Mabilis lang po yung flow nung paglabas namin. Actually, kasi naka-priority lane kami kasi may kasama kong bata. Pero wala na silang masyadong hinahanap sa airport. At pwede ka din pong hindi magpa-antigen test dito sa Japan. Tapos pagdating mo na lang doon, kanila itetest. Pero ayoko naman na i-risk yung result ko, yung sarili ko. Kaya ang ginawa ko, nagpa-test muna ako dito bago ako, excuse me, umuwi papunta ang Pilipinas. So sa mga gustong mag-travel na unvaccinated, okay na pong umuwi. Basta mag-provide lang po tayo ng negative antigen test. Hindi po siya sa laiba ha. Antigen test po yung sa ilong. Hindi po siya yung sa, anong tag nito? Sa laway. So, yun lang yung hinanap nila. And nung pagbalik naman namin, unfortunately, nilagnat yung anak ko sa Manila bago ang flight namin pabalik ng Japan. At nagkaroon siya ng ubo. So, hindi ako nakapag-register sa may fast track na tinatawag nila. Tapos, wala na din yung Japan web. At wala na rin silang hinahanap ng mga vaccination certificate. Mga negative PCR test result within 72 hours. So, wala ka na pong problema yung pagbalik mo ng Japan. So, hindi ako nakapag-register sa fast track. Ang ginawa ko na lang, nagsulat ako nung form, yung custom declaration form na binigay nila doon sa loob ng eroplano. Mabilis lang naman yun, humiram pa ako ng ballpen sa cabin attendant kasi hindi ko alam na may i-fill up pala. Kasi ang tagal ko nang hindi umuwi. So, fill up ko lang yon. Tapos, kinuha ko yung baggage ko pagdating namin sa baggage counter. Tapos, iba po yung pila ng may QR code. So, kapag nakapag-register ka po, sa fast track, meron din pong QR code yon. Pero napansin ko, mas madami ang pila sa may QR code kesa doon sa wala. So, parang mas mabilis ata kung nakalabas kasi konti lang kaming walang QR code. So, ipapakita mo lang yung custom declaration form doon sa customs. Tapos, kinuha lang nila yung passport. Meron lang ata silang tinignan. Basta kinuha nila yung dalawang passport namin. Ako yung sa anak ko. Tapos, pinalabas na kami. Mabilis lang po yung process at ayun, wala na silang masyadong hinanap. Basta wala kang lagnat, wala kang mga sintomas, hindi ka na rin nila itetest. Pero kapag may symptoms ka, na may, like for example, may lagnat kasi meron silang thermometer, may dadaan kang thermometer. Luckily, yung anak ko nung pauwi kami, wala na siyang lagnat kaya hindi kami naharang dun sa airport. Ayun lang.
And if you have any questions, please comment down below. So, gagawa dapat ako ng vlog na mas maayos kailang ilang araw na akong ano ba yan? Nilalagnat. I'm not really feeling well. Pero negative naman ako sa flu at saka sa COVID. So, it's a simple siguro common colds lang. Pero grabe yung effect sa akin kasi ang init sa Pilipinas, iba yung init doon, saka iba yung lamig dito. So, nanibago siguro yung katawan ko. And, ayun, sa pagod na din, madali akong nahawa. So, if you have more concern, please comment down below and I will try to reply as soon as I can. Thank you guys for watching. Arigato!